morning po ulit sa inyo mga taga-subaybay. Ito tayo sa pag-test ng primary coil ng motor, mga kaibigan. Testingin natin kung paano natin malaman kung talagang sira na yung primary coil, mga kaibigan. Actually, mga kaibigan, nung sa una ko pong video, tinuro ko po sa inyo kung paano yung pag-rewind ng primary coil. Pero, mga kaibigan, hindi ganong malinaw yung pagtuturo kasi first time ko lang nung mag-vlog. Ngayon po, isa-isain po natin step by step talaga yung kung paano po natin i-rewind itong primary coil, mga kaibigan. Umpisahan po natin. Una, simple, kuha tayo ng multi-tester. Ayan. Set natin, times 1. Ohms. By continuity yan, mga kaibigan. Ayan. Setting natin dito. Yung ano, battery natin. Lagay natin sa times 2. Hindi sumasagad. Ayan. Ayan. Siyempre mga kaibigan, hanapin natin yung negative. Negative hanapin mo natin. Kasi sa primary coil, ang kulay niyan ay black na may bahat na pula. Yan. Yung iba niya, naka-body ground. Alpha kasi ito mga kaibigan, hindi ito Honda. Alpha motor ito. Siyempre yung negative, lagay natin sa body para ma-sure natin. Yan, hindi siya naka-body ground, oh. Open. Hanapin natin dito at hindi natin alam yung color coding nito kung alin yung ground. Check natin yung open. Wala. Wala ang connection. Ito naman, false coil to eh. Dito na to eh. Ito naman, red sa ilaw to. Yellow sa ilaw yan. Lighting system. Ito naman, charging system. Pink. Ayan, wala pa rin. Wala yan. Ibig sabihin, ito yung negative natin, black na may white, dapat pumalo na yan. Kasi hindi naman naka-body ground ayo. Yan. Wala pa rin. Ngayon, tingnan natin yung continuity ng wire. Yan, pumalo. Hindi pala nakalagay sa bolt. Walang bolt na. Ayan, napansin ko guys. Ayan, oh. Hindi pala nakabolt. Ayan. Tanggal pala sa bolt, kaya hindi papalo yung ground. Ayan. Kung sabihin yung ground niya, hanapin natin yung ground. Ay, ito pala yung ground. Black, may guhit na white. Ayan. Lagyan na natin yung tester na natin. Lagyan natin yung reading. Ayun. Open connection to. Ayan. Tingnan natin ito sa ending. Beginning. Ang labas niyan, ground. Lalabas yung ground ito. Yan. Wala man lang.
reaksyon. Dapat papalo yan. Papalo yan ng ano, bagya. Wala talaga. Hindi talaga under guys ito. Puro ko sa inyo yung color coding. Ayan. Ito yung primary coil. Ayan. Antagos yan ito. Ayan, primary coil. Ito naman, blue na may yellow. Ayan, tinatawag na pulse coil. Ah, ito na yun. Itong pink, battery charging system. And then yung yellow, yan yung lighting system. Ito yung black na may white ay ground. Body ground na yan. Nakabolt yan kasi dito. Diretso na yan sa ground. Ngayon, yung pagkakaiba lang sa Honda, pero halos parehas guys yung ano niya, yung function niya. Ganito rin naman yung sa Honda, yung pagkakadesign niya. Pero ang brand nitong motor na ito ay Honda. Honda nga. Ayan, Honda nga pala. Ayan. Honda Alpha. Ayan. Babad pala sa langis ito. Wala man tayong ma-measure mga guys ng ano, resistance. Kasi open connection pala to. Kaya pala hindi umaandar. Ayan. I-rewind ko yan. So, baybayan po ninyo ang akin pong pag-rewind. A few moments later. Si multi-cap. Ay, natanggal ko na. Hindi yung isa na lang gasolina yan. Ayan. Linisan mo natin. Para matanggal guys yung mga langis-langis.
mapapansin nyo po itong ginagawa kong estate, yung una kong pinakitang video na part 1 na rewind ko po, ano po, nalidismantle yan. Dalawang klase mga kaibigan po. Yung isa nalidismantle, madaling i-rewind yun. Tapos ipinapasok yung baka tapos mag-rewind. Medyo mahirap-hirap ito mga kaibigan kasi ito, naka-fix. Talagang i-rewind mo siya ng kasama na yung lahat ng housing na kasama. Ayan. Bungkalin muna natin ito. Ito guys, talagang control lang lang ito. Kaya hindi kailangan ng martilyo. Dapat yung tama-tama lang yung bigat ng pamalo. Para hindi ganong masugatan. Ayan, matalim yan. Hinasa ako na yan. Ayan kasi pag nabasag yan, yung plastic na yan, tatalo niya yung rewind. Sunog. Ito kasing design na ganitong Honda, ito yung nakalubricant, may langis. Kaya pag napasok ng langis, ayan, nasusunog. Amoy sunog siya. Tanggal ko na po yung rewind. Ayan, gagamitin. Hugasan natin ito uli. Tapos ito, tanggalin itong mga gumang ito.
Yan. Ito yung beginning. Yan, iikot yan dyan. Yung ending niya ito, ground. Sitting ko na sa rewinder. Number 36. Pwede rin number 35, medyo malaki yun. Pero mas maganda kuryente nito. 36 yan po. Yan po kasi yung ano, yung advisable. Ayan, ready ko na po yung pang-rewind natin. Ayan, itong pang-rewind natin yan, makikilala ninyo yan, oh. Wiper, sa wiper arm yan. Yan yung sa wiper. Ilagyan ko lang yan ng trade. Ayan, trade. Oh, dito ko isasalang yung primary coil. Improvise lang yan. Kasi meron naman nabibili talagang pang-rewind. Kailangan natin ng dalawang pirasong kawayan. Yan. Dalawang pirasong patali. Ayan. Improvise lang mga kaibigan. Ito ipipix na natin ito para pag may maparewind ay hindi na tayo magparasimbol. Ang kagandahan naman po nitong rewind. Ang kagandahan ng rewind ay masisigurado mo talagang magnet wire na ginagamit mo talaga, talagang solid na magnetic. Kasi yung bibili ka nga naman ng ganitong stator, ayan, yung stator, minsan hindi solid na tanso, copper yung ginagamit, yung ano, parang aluminum lang. Ito talagang nabibili natin ay tanso talaga siya. Sigurado kang kuryente niya talaga accurate. Ayan, gawin lang natin, ikaklam. Ayan, alamin lang natin kung naka-sentro. Ayan, tutukan natin yan dyan. Medyo tagilid. Ayan, diretso na. Pwede na. Ito po yung gamit ng bullpen. Ito yung gitna ng bullpen. Ayan. For example, ito yung bullpen. Ayan. Ito yung nasa gitna. Kasi hindi na natin pwedeng hawakan yan eh. Ayan. Para maitutok natin yung sa pinakakanto dito. Ayan. Umami tayo ng
gitna ng bulpin. Dito din natin ipapasok yung magnet wire. Yan, sana matutuhan ninyo para naman, kasing halos magkaparehas lang yung presyo ng rewind saka nung bago. Pero ang kagandahan ng rewind, mga kaibigan, mas tumatagal talaga yung rewind kaysa dun sa nabibiling set na ngayon. Mas maganda po ang performance ng rewind kasi may apply mo talaga yung mga matitibay na nagamit. Talagang mas mapapaganda natin yung pag-setting. Siyempre, alisin natin yung laman. Hindi kasi didikitan niya ng ano, varnish pagka may laman. Alisin natin yung laman. Ayan. Mayroong tinta sa loob. Ngayon, saka na natin ipasok yung napakaliit na wire. Ngayon, kung paghinang naman yan, bakit mahirap din ang paghinang yan? Gawin natin, ito na yung wire. Ayan, wire. Ibalik natin, dalawang balik, ganyan. Magiging apat na wire siya. Saka natin i-roll. Ayan. Kasi pag naghinang tayo, hindi man dumikit dun sa isa, meron pa siyang dalawa na didikit. Pagkahininang natin. Ayan. Ayan na siya. Apat na siya. Siya na ngayon ipapasok natin dito. Ayan. Lagyan natin ng allowance. Tali natin dito sa goma. Talagang matututo kayo dito, guys. Isa dun sa una kong video, yun talaga eh. First timer tayo dun. Hindi natin maituro ng ayos yun. Ito talagang kitang-kita. Ayan, bago. Ito na siya. Ayan. Iro-roll na natin yan. Ayan. Ito yung sobra. Mapapatungan na lang yan, guys. Ayan. Ngayon, siyempre nakatayo itong magnet wire. Ano tayo yung mahabang screw? Ayan, example ito. Para naka-align. Ayan, tapat na siya. Ayan, oh, nakatapat na. Pwede na nating umpisahan ang pagre-rewind. Para mas maganda, guys, lagyan natin ang kanto to. Ayan. Para maabot niya yung dulo. Umpisahan na natin. Ayan, simpleng-simple, mga kaibigan, oh. Kailangan lang malaman natin yung step by step. Kasi mga kaibigan, yung una kong turo sa inyo, maraming nanood pero hindi detalyado kasi yung mga materials, yung size of wire, kung ilang turns. Ito naman, guys, wala naman turns to. Wala naman iwilang ito. Basta mapuno mo lang ito, okay na. Kasi ang importante doon, yung size of wire, hindi kailangan na natin nabilangin. Kasi estimate naman na ito eh. Yung kasing binadbad ko na sunog, ganun din karami yung makaka-consumo nito dito sa core. Ano, mga kaibigan? Kasi
Hindi naman natin kailangan na bilangin ang bilangin yan. Ang ingatan lang natin guys yan, pagka sumabit yan dyan, putol yan. Pangit po mga kaibigan magdugtong. Pag nagdugtong ka kasi guys ito, siyempre hinangin mo, lalagay mo insulito, kakapal. Pagka sa katagalan, mahina yung pagkahinang. Pangit yung pagkakahinang, magkakaroon ng loss connection. Pero mas maganda, kung magagawa natin ng paraan na hindi maputol, mas maganda. Para accurate talaga yung kuryente. Yan. Ganyan lang mga kaibigan. Kung gusto naman bilisan, nagmamadali talaga yung customer, pwede naman natin bilisan na ikot. Yan, yan, for example, napakabilis niya. Pero ingat tayo yan. Pero kung yan, for example, subukan natin ha, mga kaibigan. Alisin natin ito, for example. Kakamayin ko lang ha. Gano'ng kasirap yan. Yan, oh. 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 Paano natin may papasok yung dulo doon sa dulo? Ayun, oh. Kakamayin ko lang. Oh. Abutin tayo dyan na siyam-siyam, oh. Ayan, oh. Pero kung meron tayo nito, ayan. Ito kasi, guys, na nakita ko lang ito sa master na tagagawa. Nakita ko lang itong technique na ito. Ngayon, isishare ko naman sa inyo. Ayan. Kung sakaling sa mga next generation bagay, makita itong video ko na kung paano pag-rewind ng primary coil, ay di. Makakatulong ko ito, guys. Puro improve, ano lang, puro DIY. Ayun. May kanting sumasabit dun sa umiikot, dun sa dulo. Ayan. At kaya may sumasabit. Parang may sumasabit. Yan. Mas maganda guys, yan, ganyan. Halimbawa, kung mapal-kapal na, pwede na natin ang patuluan ng varnish yan. Para yung ilalim talaga ay meron laman. Electrical varnish. Meron pang mas matibay dito guys na varnish, yung ginagamit sa electrical varnish, yung kulay pula. Mabagsik yun. Ang problema guys yun, pagka nasunog, naku, ang hirap tiktikin. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano natin naman ito hihinang. Ay napakaliit naman ito. Meron din guys technique yan para natin maihinang itong wire. Mamaya at papaikling ko lang yung video. Ayan guys, malapit ng magkalahatian. Mahahatiin na natin rewind. Ayan guys, so yung dulo niya na talagang madudukot yan, oh. Pero kung kamay lang, yung dulo niya bakante.
Okay guys, nahahati na natin yung rewind. Shoutout pala dun sa mga iba kong nagpa-vlog, dun sa ibang ano. Saludo ako sa inyo dun sa mga nagpa-vlog na nagtuturo talaga ng kanilang mga technique. Meron talaga guys na hindi naman nila tinuturo talaga yung ibang technique. Basta nagba-vlog sila pero talaga yung sekreto talaga nakatago sa kanila. Pero ako guys, lahat ng aking mga technique, wala akong tinatago na sekreto sa aking kaalaman. Hindi ko naman madadala yan guys eh. Yan ay binabahagi ko naman yan sa inyo. Yung talent na binigay sa akin, yan naman po ay binabahagi ko po sa inyo. Wala man po akong maibigay sa inyong pinansyal, pero kaunting kaalaman makakatulong mga kaibigan. Shoutout dun po dun sa mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Mabuhay po kayong lahat. Ayan mga kaibigan, malapit na tong mapuno yung pre-rewind natin. Mamaya ituturo ko po kung paano po natin yan na ihihinang. May technique pa rin mga kaibigan. Ito guys, hindi mo kailangan higpitan masyado kasi masilan. Hanggang gabuhok lang na magnetwell ito. Pre-wheeling mo lang guys yun. Pre-wheeling lang. Kasi pag hindi man natin kailangan masyadong mahigpit yan. Kasi pag mahigpit, mapuputol. Ganyang karami, haandar na siya, pero palyado. Ayan po mga kaibigan, mapupuno na yung rewind natin. Kaunting patong na lang ito. Ayan, pupunoyin na lang. Yan guys, yan. Dapat yan, pantayan. Ayan, nakalibil dapat yan, pantayan. Ay, pusukati natin. Ayan o. Kaunti pa. Hindi naman guys, pag wala tayong pang rewind, ganito. For example, ganito. Iipitin lang natin to. Pwede naman natin manumano yan, ganyan o. Ayan. Yan yung tinatawag na man-to-man. Oh, ayan. Okay din yan guys. Pag talagang wala tayong pan-rewind yan. Oh. Yan yung tinatawag na manual yan. Oh. Yan. Pero yan, yan talagang tiyagaan yan. Talagang mag-uubos ka niya ng ano, panahon at oras yan. Oh. Oh. Yan. Rewind na ganyan talagang ingatan din, no? Ayan, no? Ako nga, oh, nahihirapan, no? Pero nakikita ko sa ibang motor shop, talaga ganito ginagawa, oh. Ganyan lang sila, oh. Oh. Mahirap. Natatanggal pati. Hindi gaya nung ganyan, ito yung pipihitin mo yung talagang yung talagang pipihitin mo yung talagang body niya. Feeling mo siyang bilisan. Ayan, no? Bilisan natin. Pwedeng bilisan. Yan, pabibilisan ko guys. Ayan. Kasi yan, dun sa manual, manumano, isang ikot mo, nakatatlo ka na dito sa, ano, sa may rewinder. Nakatatlo ka na. Ang ikot niyan guys, 3:1. Subukan natin, oh. Ayan, oh. Ayan. Pero pag rewind siya, oh. Mo. Bilisan natin. Lapit na guys.
Ayan. Apaw na siya. Ngayon, papantayin na lang natin para maganda yung pagkaka-rewind. Hanapin na lang natin yung parting lubog. Ayan o, yung parting ito, lubog siya o. Okay na guys, pantay na siya oh. Okay na, maganda na yung kuryente niyan. Sukatin natin. Ayan. Okay na yan. Maglalagay pa naman tayo dyan ng pang-isolator. Ayan. Putol tayo ng mahaba. Yan. Mahaba yan. Oh. Tapos ulitin natin, pag-apati na naman natin yung wire. Pag-apati natin, yun. Sabay, i-twist natin na naman. Adjust natin. Twist natin. Magiging apat yan. Yung apat, pag-twist natin, magiging isa. Lalaki yung wire niyan. Ayan. Ayan. Malaki na siya. Ayun, sa kanan natin, ilalak. Ayan, ito kasi lalabas talaga yan. Pero pag nalagyan natin ang ano yan, sasama na natin sa pag-lock. Ayan. Alright. Alanganin, no? Iaabot. Hanggang dyan lang tayo. Ayan, umpisa na natin tanggalin yung mga lock. Tanggalin natin yung mga lock. Buti na. Alright. Maglalagay na tayo ng ihihinang na natin to dyan. Lagay natin guys ng lock na itong lock na ito ginamit ko ay ano to sinulit. Ayan o. Manumanuhin ko na lang. Nakalimutan ko kasi kanina. Ayan o. Para hindi siya magtanggal. Dagdag ano to eh, ito yung protection para hindi ganong mainitan yung rewind, saka kapit na kapit talaga yung varnish diyan. Yan okay na yan. Tali na lang natin.
Yan guys, paano naman natin ito maihihinang? Ano po ang tanong? Kasi napakaliit na ito. Ayan. Oh, wala naman, paano natin maihihinang nga naman dyan? Kasi may insulator, insulated varnish pa yan mga kaibigan. Hindi yan didikit. Ayan, ituro ko sa inyo kung paano natin mapapadikit yan. Ano po? Ayan. Ito na yung unang wire. Ito na yung last. Yan, ito ang technique natin dyan. Susunugin natin yan guys. Yan. Pahangin. Yan o. Liliyab yan. Yung pang isa. Kumuha tayo ng hindi matalim na masyadong kutsilyo, yung hindi siya matalas. Alisin na natin yung may team. Ayan. Ikintab yan. Ayan. Lapit ko. Ayan. Yung apat na wire na maliliit, magiging isa na yan. Dahan-dahan lang at pag nasugatan yan, putol yan. Alisin lang natin yung ano, yung sunog na itim. Kasi yung varnish na sunog. Pag naalis natin yun ha, insulate, ano na siya. Lalabas na yung conductor niya. Saka natin, ito na yung unang rewind, ano po. Ito natin yan. I-twist lang natin yun. Yan. Sa limang ikot, pwede na yan. Ngayon, yung ano naman, ito naman yung huling ikot, dito natin siya. Kabila. Kasi yan, hindi man dumikit yung iba dyan. Yung iba, didikit na yan. Kasi apat na sila eh. Yan eh. Saka natin, ihinang. Pwede na natin siyang hinangan.
kakaroon tayo ng continuity test. Yan, check natin. Yan, mahinang-mahina lang yung palo niya. Ayan guys, lagyan natin ng supply yan, 12 volts. Dapat magkaroon to na magnet para sigurado. Ayan, times 2, times 10 natin. Ayan, meron na siyang resistance. Mataas yung resistance niya. Kanina, walang palo. Meron pang isang testing niya. Wala tayong tester. Gamitan natin ang adaptor. Ayan. Testingin natin sa adaptor. Ayan. Yung primary coil dito. Ayan. Positive. Nakaklam na yung positive. 12 volts yan guys. Yung negative ng test light dito. Ayan. Siyempre, pag kinunik na natin yan, iilaw yan. Line 1, ilaw. Line 2, hindi yan iilaw. Ayan. Hindi yan iilaw. Pero mayroon yan reaction. Ayan. Dapat yan. Pag nilagyan ko na yan ng supply, test light natin. Magkaroon to na magnet. Pag hindi to dumikit, open yan. Dapat dumikit to. Ayan o. Oh. Ayan. Yan lang naman pag nagtitesting tayo ng walang multitester. Test light lang gamitin natin. Line 1, iilaw yan, direct. Iikot yan. Lalabas yan, line 2. Ito, body ground. Yan. Magnet yan agad o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Success yung ating pag-rewind mga kaibigan. Maraming salamat sa pagtutok. Medyo mababa lang yung video. Pero importante na ibahagi ko sa inyo yung mga techniques kung paano natin i-rewind yung primary coil. Ayan, salamat sa pagtutok. Yan naman kaibigan, eh, lalagyan ko na rin ng barnis. Babarnisan ko yan. Yan guys, counting bilad sa araw. Yan na po yung finished product natin mga kaibigan. Pagtuyo yan guys, lagyan natin ito ng rubber. Yan, para sa vibration pa. Yung kasing wire, pagka may kuryente na may counting vibration yan, lagyan natin yan, yan ng gasket oil, yung rubberize. Yan, lagyan yan yan, mamaya pag matigas na. Okay po, maraming maraming salamat. Huwag kalilimutan subscribe ang aking channel, Tourist the Electrician, at pindutin yung notification bell para updated po kayo sa panibagong po pong video na ituturo sa inyo. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.